Guys, welcome back to our channel, and for today we are going to cook some snack. This is a Filipino snack and this is very known in Philippines, especially the restaurant, Chinese restaurant in Philippines. So ito ay on version ko. So meron kasing nag-request sa akin, one of my friend, and actually this video is for her, pero naisipan ko na why not i-share na lang sa inyo, baka naman gusto niyo rin gumawa, 'di ba? Especially now na wala tayong magawa at naka-lockdown tayo nasa bahay. So maybe gusto niyo rin gumawa ng snack na to para sa pamilya niyo, sa buong pamilya. I'm pretty sure na magugustuhan nila to. So kunti lang naman yung ating mga ingredients, guys. So ito yung glutinous rice and half ng sweet potato, and instead of sugar, sweet potato yung gagamitin ko. And then marami tayo ng salted butter, melted na to. Yan siya. Ayan. Yung salted butter natin na gagamitin. So, hindi tayo gagamit ng salt. So, ayan. And then, meron tayong water. Yeah. Oops! Munti ang makalimutan itong macapuno. Ayan. Ito yung filling natin or yung salaman. Yung gawin natin paste. Kasi, di ba yung sa ano, yung yung red beans paste, yun yung pinapalaman sa mga restaurant, pero ito yung gagamitin natin. So kaya hindi tayo gagamit ng sugar kasi matamis na to, and then yung sweet potato ay makakadagdag ng sweetness rin. So let's start, guys. Tap lang kasi walang kakain dito. Ako lang yung kumakain. Ito, of course, tanggalin yung skin. Itong sweet potato, ina-mash natin, guys. Sweet potato natin. And then, ihalo dito. Ayan. Tapos, yung salty butter natin. Ayan. Ito. And ilalagay tayo ng water. So konti lang muna kasi ayaw nating masobrahan, magiging ano na siya, yung runny, yung parang lugaw. Kailangan natin ma-meet yung consistency na gusto natin. So ayan lang, i-mix. So ganito na, guys, yung
consistency na gusto natin. So, ito, gagawa na tayo ng yung balls. Nasa inyo na guys kung gaano kalaki yung gusto niyo, ganyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Lagyan natin ng fillings mamaya, tapos yung sesame. So guys, yung sesame na gagamitin ko. Yung bowl na to, yung lalagyan natin ng sesame. At itong water na to, lalagyan natin yan ng glutinous rice. Kunti lang naman. Okay lang yung 1 teaspoon. Para dumikit siya. Yan. Oops, glutinous rice yun guys. Pampadikit. Pwede rin naman tubig. Pero ito yung prefer ko. So, ayan. Buksan na natin itong macapuno. So, ito yung ating balls. Ganyan. Tapos, i-flatten. Flatten, guys. And then, ganyan. Lagyan natin na makapuno. Ganyan. Kunti makapuno lang. And then, after that, ganyan. Here go. So yeah, yan na siya. And then, i-dip mo yan dito. Tapos, dito sa sesame. Ayan siya. So, ayan. Repeat lang yung process hanggang matapos na.
Okay guys, napakita ko sa inyo kung paano ako gumawa nito. So, super easy lang, di ba? Kayang-kaya niyo yan. So, lulutuin na natin to. Yung gagamitin nating oil, ordinaryong oil lang yung gagamitin natin, vegetable oil yung gagamitin natin para i-fry to. Ayan. So, I'll see you later guys. Guys, welcome back. So, ito na yung ating buchi. Luluto na siya. Gusto ko sanang tikman, kaso mainit pa to. So, tikman natin kahit mainit pa, no? Mainit talaga siya. So, ayan. Meron tayong... Yeah, looks good. Ayan. So, yeah. Tikman natin yung... maliit guys, or ipapakita ko na lang sa inyo yung laman. Ooh, crunchy. Yummers. Super init. Perfect na perfect ko pang snack guys. Yung iba nga ano, dessert. Ginagawang dessert ko. Sa gawa na kayo guys. Sarap. Yun yung macapuno. Ayan. Sarap sa sobra. Honest review ng sariling product. After yun, sarap niya. Gawa na kayo. I'm sure magugustuhan ng buong pamilya, pati na kapitbahay. Mag-share kayo. So, yun lang guys. And thank you for watching. And hopefully, I'll see you in my next one. Thank you. Bye. Bye, guys. Keep safe.